magandang umaga man o mga ka-team no. Ngayon ang gawin natin is yung maglagay tayo ng mga yung lababo dito. Saka yung kasama ko, yan yung yung puste ang kanyang pinapalitadahan. So ituturo ko sa inyo kung paano natin i-layout yung lababo. Ang height ng ano lababo is 80 cm. Tsaka yung lapad niya is 60 cm. So let's go. Maglagay muna tayo ng pitik dito. Tsaka magbi-build muna tayo paikot dito. So ito na yung guhit natin na matim na galing sa baba ng flooring. Magbibil lang tayo kung paikot ito doon sa taas. Ayan. So magbibil muna tayo no, mga katim na. Ito, nalagay natin yung pitik natin. Bali, ito yung guide ng kahoy. Tapos, patong ng ano, kasi ang elevation nito is 85. Tapos, binaba ko siya ng 11 para pagpatong ng plywood, isakto siya, which is 85 ang kanyang elevation ng kanyang buhos ng ibawa ng flooring ng lababo. Sana dito, isa na ako yung nagyan ng mga kahoy dito. Prepare muna ako, maghakot muna ako ng mga kahoy. Yan ako lang mag-isa kasi yung isa na kasama ko, nagpalitada rin sa poste. Yan. Ako rin mag-isa. Siya rin mag-isa. Para kaming mga bulano, bulano, ija-ija, aho-aho. Na yung ano, yung ginawa natin na na lapaturi. Ito na yung pala niya ang kanyang butas ng ano ng lapaturi. So pinako ko na lang siya para hindi siya magalaw. Yan, para ma-fix ko na para malagyan ko na siya ng bakal dito tsaka dito para ma-final yung bakal. Tapos yun dito rin ang ilalagay ko dito is 5'8" na bakal ito. Bali yan na apat na yan, yan yung
dito ko to ilagay at saka doon sa kabila at saka dito banda at saka doon sa ano doon sa bandang doon, sa may hollow block. Tapos yung mga pangbalagbag natin is yung mga maliit na lang, you know, yung 10mm kasi buhusan daw ito mamaya eh. Kaya magputol muna ako ng ano, mga bakal mga katim. So let's go. Ito na mga katim, no? Bali, itong ano, yung 5-bit na nilagay natin. Kasi may mga ritaso lang yan eh. Sobra ng mga ano ng poste. Kaya sayang naman kung putulin mo tapos ibinta mo lang sa junk shop. So, ginagamit lang dito para mapakinabangan pa at saka matibay din siya, hindi ka bali, hindi ka makabahan kung no ma-bar down. Ayan. So ito lagyan ko na lang ng siding para mamaya mabuhusan na ito. Dati kasi itong ano eh may nagkapit na dito pero iwan ko lang ba't umalis. Naka-welding to. Tinanggal ko. Kasi wala naman tong ano, wala tong hindi to matibay. No? Bili tip ko sa mga hindi pa nakakaalam. Mas matibay yung nakatali ng alambre o tie wire kaysa naka-welding. Kasi pag ang welding, pag ni-welding mo yung bakal tapos lalo na kung hindi siya full weld, kahit na hindi full weld, kasi pag lumilindol yung ano, pag lumilindol ano lang, itong bakal na tinali mo, sumasabay lang yan. Kasi gagalaw siya eh. Kaysa ni-welding mo, hindi siya gagalaw. Talagang mag-crack talaga yung welding. Sabi daw nila, mas, ano daw, mas matibay daw kung naka-welding. Mas delikado yun. So yan. Lagay mo na tayo ng ano, siding dito. Ito na yung mga forma natin, no, mga katim, no. So ito, nilagyan ko to ng pako dahil bali ang guide niya para pag patong mo doon sa forma ng flooring, dito mo lang, hanggang dito lang ang sabit niya. Kasi yung sa kabila din, saka yung isa. Kasi G's yung buhos natin, kaya sinusukat natin ang G's. Tsaka na ito natin pinapakuan. Ito din sa isa. Para dire-diretso na yung ano, yung hindi ka pa mahirapan mag ano, maglagay ka pa ng reveal. Ano, kasi straight naman tong forma natin. Kaya diretso na. Ganito ang gawin nyo mga ano, mga katim, pag kailang mag-isa, mag-forma. Para hindi kayo mahirapan. Tulad nito, sample.
Yan. Yan. Sabit na lang siya. Tapos yan. Pako. So, ganun lang no, mga ka-team no. So, dito buhos na to. Lagyan na natin yung purma. Ito yung sinasabi ko kanina na bali ang tawag namin sa ito na nito is sweeto. Sweeto one ng ano, ng gis. Para diretso pato na lang siya. Yan na, okay na. Ibay na siya. So, inaantay na namin yung siminto. Para mabuhusan na. Saka dito naman sa baba, binaklas ko yung dose na PVC para palitan daw ng ano, palitan ng tres. Binaklas ko na lang. Kasi habang naghintay tayo sa siminto, may matrabaho naman tayo. Kasi maghanap pa ng reducer. Dos at saka tres. So mamaya, may sure mga alauna. Mabuhusan na namin yan. Ito. Para pagkalunis daw is mapinisingan na kasi araw ng Sabado ngayon eh. Para mapinisingan na. So mamaya, nakikita ko sa inyo kung magbuhos kami para kumpleto yung vlog natin hanggang matapos, diba? So, let's go! So, ayan na mga ka-team no. Tapos na natin nabuhusan yung ano na labatory natin. Ayan. So, maraming salamat sa inyong suporta mga ka-team no. Sa